Isang buhay ng sanggolang napulot ng mga plano sa loob ng isang plant box o taniman ng mga halaman sa QC. Muntik na nalulapain ng mga aso ang kawawang baby. Ikwento mo, Franz Noguera. Gutom na gutom at nanghihina na ang sanggol na nasa gitna ng mga tanod sa Barangay E. Rodriguez sa QC. Natagpuan ng mga tanod ang halos isang buwang sanggol na babae sa isang plant box sa tapat ng bahay na ito pasado alas 10 kagabi. Mabuti na lang daw at nakita ng isang residente si baby bago pa maunahan ng mga aso. Siguro dadalhin siya ng aso kasi bata pa yun. Matamis pa siguro sa aso. Kalating oras na siya na iniwan sa labas. Kasi napansin din ng babae, may tumatahol na aso, tsaka may umiyak. Paglabas ng babae, nakita niya ngayon na may aso, tsaka yung bata. Tinaboy niya ngayon ng babae yung aso. May aso po dito sa tapat kanina. Parang inaamoy-amoy po yan dito. Dalawang aso dito, pero butil na lang dinabo. Pangalawang beses na raw ito na may nag-iwan ng sanggol sa lugar. Kinaumagahan, ang sanggol ang nagbigay buhay sa mga nagtatrabaho sa barangay. Napaliguan at nabihisan na si baby. May mga nag-donate na rin ng damit at gatas. At meron pang gustong umampun sa bata. Gusto ko. Kung pwede, gusto amin na eh. Yan i-surrender namin doon sa talagang kinaukulan. Dinala na ang sanggol sa Social Services Development Department ng QC. Pero paliwanag ng ahensya, marami munang prosesong pagdaraanan bago mapaampon ang bata. Kita mo, hindi mo tinur over sa dapat mong pagdalhan, then you can be charged of kidnapping, no, and even trafficking. Bago ipaampon ng sanggol, kailangang ilagak muna ito sa isang child placing institution para mabigyan ng sapat na panahon na 3 hanggang 6 na buwan para mahanap ang ina nito at alamin kung interesado pa ba siyang maibalik ang kanyang anak. Aalamin din kung may sapat siyang kakayahan para buhayin ito at kung dapat ba siyang kasuhan sa pag-abandona sa kanyang anak. Franz Noguera, News 5.